meron kaming ibang negosyo. Mm-mm. Pero hindi naging successful yung mga yon. Dati kaming OFW. Hanggang sir na ginawa naming negosyo yung calamansi concentrate na nagsimula lang kami sa bote ng yung mga nabibili sa junk shop, hinuhugasan, in-sterilize. Yun, tapos hanggang naging negosyo na. Usually sir, pagka magpapabunga ka, kailangan maghanda ka ng mga 300,000 to 350,000. Pagka sir, sinasabi nila naka-jackpot ka, malaki ang return. So ibig sabihin ma'am, malaki ang potential? Yes sir. Napakalaki ng potensyal ng calamansi kung pag sa larangan lang ng pagninegosyo. Kasi sir, napakalaki pa rin ang demand ng calamansi sa ibang bansa. Kasi ang problema ng ilan po nating mga kababayan, marketing. How do you solve that problem, ma'am? Tanong natin, no, yung kung magkano yung capital or investment, at the same time kung paano yung maintenance ng kalamansihan natin, at the same time yung mga challenges. So paano po yung mga yun, ma'am? Usually sir, pagka magpapabunga ka, kailangan maghanda ka ng mga 300,000 to 350,000. Okay. Pagka naman sir nagbunga yon, ang magiging pagpapabunga mo ay ang pag-harvest mo magiging 15 to 20 days pwede kang mag-harvest. Mm-hmm. Tapos sir, ang agwat nga nitong ating kalamansi, itong ating puno ay 3x4 para magkaroon siya ng maraming bunga. Okay. Usually sir, ang nagiging mga challenges naman kasi dito, yung mga insekto. Mm-mm. So kailangan lagi ka rin mag-spray, alagaan mo yung puno. Kasi sir, pag hindi yung mga insekto, umano yan, yung parang bumubutas tapos yung kalamansi magkakaroon siya ng itim-itim na dots. Yes, so magiging reject na yon, hindi na siyempre mabibili. Mm-hmm. At saka sir, kumisan yung mga aphids, yung pumupute, yung maiitim, yun, mga kumakapit sa kalamansi. Usually yan, sir, yung mga summer, ganyan ang sakit ng kalamansi. Mm-mm. So yun po yung mga na-encounter po ninyo. So nabanggit nyo ma'am, parang nasa 300 to 350. For what, ano po yun ma'am, para sa 4 hectares? Oh sir, yung mga sa abono, yan kasama na yan. That includes abono, fertilizer spray, at the same time patubig, maintenance ng nagpo-prune. At saka sir, kailangan pagkatapos magbunga, mag-spray ka ulit kung gusto mo talagang pabungahin yung kalamansi mo ng buong taon. Nasa 3x4 ang spacing. So mapapansin natin talagang pwede rin silang mag-intercrop. Mm-hmm. So alam ko may tanim din po silang okra. Aside from okra, ma'am. Okra, talong, sitaw, mga ganun. So while waiting doon sa pagbubunga ng kalamansi natin, pwede nating taniman ng iba pang gulay. Wow, so talagang napakaganda po no ng kalamansi farm ni Ma'am Cecil dito po sa Pura, Tarlac. Sa binabanggit ninyo na puhunan na 300 to 400,000 or 350, paano naman po or paano yung return of investment po natin? Kailan natin makukuha or ma-achieve din po ba natin yun? May babalik din po ba yun? Oo sir, pagka sir sinasabi nila naka-jackpot ka, malaki ang return. Pagka naman sir napabayaan, meron din naman lugi. Pero mas maraming kung magaling kang mag-alaga, mas okay. Okay, so parang sinasabi natin, ma'am, na nakadepende pa rin sa pag-aalaga at kaalaman skills ng ating mga farmers. Kasi sir, pag sinasabi mo, growers ka lang ng kalamansi, oo, pero nakasalalay din sa nag-aalaga kasi yung magiging bunga ng kalamansi, ano kung magiging pa-harvest ka productive ng marami. So, kasi kung hindi rin, at para rin masin naman siguro sir anong bagay kung talagang pinabayaan mo masi ano itinanim mo, kailangan talaga alagaan. Parang pinakasikreto is yung tamang pag-aalaga. Oo, no? Sir, tama. Parang sa sarili din po natin, no, kailangan nating alagaan. Ma'am, sa tagal niyo na pong nagtatanim, nagpo-produce ng ating kalamansi, no?
Ano po ba yung dating trabaho niyo bago kayo napadpad dito? Bago sir ako napunta ng Pura, ito ay nasa ibang pangangalaga. Mm. Itong kalamansian na to. Dati kaming OFW, nagtrabaho kami sa ibang bansa. Ngayon nung umuwi na kami dito sa Pura, pero hindi ito ang aming source ng aming kinabubuhay. Dati kaming nag bike shop, nagpa-upa ng palay, meron kaming ibang negosyo. Mm-mm. Pero hindi naging successful yung mga yon hanggang nung tumira kami rito, nung ako, pero siya kasi tiga dito. Yes. Nung ako'y tumira... Yung mister po ninyo. Ang mister ko ang tiga dito, parang existing na to. Okay, so parang meaning ma'am, hindi po kayo yung nagtanim dito. Nadatnan nyo na lang, yes, tama po. Yes, oo. Mm. At saka parang existing na to, parang naging kapartner lang kami. Okay. Then nung noong nasa corn ano kami, processor business. Oo, may tanim na to. Tapos inalok sa amin na ganun, kaya kami napasok sa ganito. Mm-hmm. Yun naman sir, pagpa-process ko ng kalamansi, dahil nga pag sobrang mura ng kalamansi, minsan sir 150, 50 isang bag pag sobrang mura. Yes. Yes. Mm-hmm. So nag-isip kami ng papaano namin mamaximize yung, kasi minsan pinamimigay mo na lang. Tama. So nagsimula kami, sabi ng mister ko, gawin natin kalamansi concentrate. Alam ko kung papaano-ano, tapos pamigay na lang natin para hindi masayang yung kalamansi. Okay. So yung mga binigyan namin sir na kamag-anak, kaibigan, sila rin yung mga nag-request ng gumawa, bumili, hanggang sir na ginawa naming negosyo yung kalamansi concentrate, na nagsimula lang kami sa bote ng yung mga nabibili sa junk shop, hinuhugasan, in-sterilize. Yun, tapos hanggang naging negosyo na. Wow. Tapos mas naging maganda yung nangyari dahil sa nung after ng kalamansi concentrate, naghanap na sila nung hindi natitimplahin, pinanganak si kalamansi juice, hanggang nagkaroon kami ng kalamansi lemongrass turmeric, kalamansi with pineapple, wow, kalamansi with carrots, wow, kalamansi with moringa pandan, mm-hmm, hanggang nagkaroon kami sir ng ready to drinks na anim na, wow, variants. Tapos nagkaroon na kami ng kalamansi puree, kalamansi with turmeric concentrate, yes, uh-huh, guayabano concentrate, mulberry concentrate, yes, na meron na rin kami pinatanim na 200 trees, yes, doon sa bahay. Yes. So, iyon naman sir ang naging iba naming other source na, yes, mas nagkaroon kami ng maraming byproducts sa kalamansi. Oh, nagkaroon yun kami ng kalamansi bar. Mm-mm. Yun. So, ibig sabihin ma'am, malaki ang potential. Yes, sir. Napakalaki ng potential ng kalamansi kung pag sa larangan lang ng pagninegosyo. Kasi sir, napakalaki pa rin ang demand ng kalamansi sa ibang bansa. Wow. Oo, so sir, meaning ma'am, nag-e-export po ba kayo ng kalamansi products natin? Meron na po kami sa East Coast. Wow! Saglit ma'am, East Coast sa US? Yes po. Wow! Pero sir, true consolidator lang. Yes. Yes po. Hopefully, kung may magandang dadating na oportunidad. Business partner, no? Oh, why not na... Are you open with that, ma'am? Oo naman, sir. Basta, yes, maganda, sir, ang pag-uusap. Maganda rin ang... Kasi, sir, meron na rin mga nag-offer, pero sobrang baba naman ng presyo, yes, na halos parang... Kulang... Hingin na lang. Hingin na lang. Ganun, totoo yun, yes, sir. Mama, eto, kasi ang problema ng ilan po nating mga kababayan, marketing. How do you solve that problem, ma'am? Na-connect kami sa DTI, DOST, sa PISEDO, tinulungan kami ni Governor Susan. Lahat ng yan ay naging kaagapay namin kung ano man meron kami. Itong kalamansi ay naging bread and butter namin talaga. Ito po yung nagpaaral sa anak ko sa kolehiyo. Ito po yung bumubuhay sa amin. Maasi man siya, pero ito naman yung nagpatamis ng aming buhay siguro. Wow! Ang ganda naman nun!